Kumusta naman yung ano, yung huling nakaraang experience mo sa ano, sa buhay? Sa isa buhay yung Welcome back to Break It Down. Isa na namang episode ang matutunghayan ninyo ngayon. Matagal-tagal tayong hindi nakapag-upload. Pero ngayon dahil napagbigyan tayo ng isa sa mga pinakamaiinit na pangalan ngayon. Napakainit na pangalan. Siyempre, A to Z. Haring Araw. Hindi pwedeng hindi maging mainit yun. Kamusta, Tol? Maraming salamat. At napagbigyan mo ulit ako. Ganda ng t-shirt natin. Aming ano pa dyan. Triple XL. Siyempre, collab yan. Flip top. Sakto. Ay, yun yung collab nyo na shirt. Sakto. Valenzuela. Galing, A to Z. Sino nakaisip nung ano yan? Talagang pinag... Alam nyo na. Alang iba. So yun, supportahan ninyo. At shoutouts din nga para sa High Minds, para sa aking mga bagong baluti. Ayun, no? So fresh, so clean! Nahiya nga ako, tumabi. Nahiya ako. Shoutouts kay Omar sa buong team ng High Minds. Shoutouts din sa Flip Top sa bagong mga merch na labas nila. Kamusta naman yung ano, yung huling nakaraang experience mo sa ano, sa buhay? Sa isa buhay, yung huling experience siguro masasabi ko na unique siya. Unique siya. Parang ngayon ko lang siya naramdaman yung ganong experience. Pero masasabi ko sa battle, sobrang solid. Yung mga material namin doon, tingin ko marami sa, from both sides, may mga slept on na linya sa kanya rin. Pero overall, ang laks. Ito ba yung huling battle mo, kay, yung tinutukoy mo kay Goryong Talas? Tama, di ba? Huling battle ko, isa buhay semis, yun yung huling laban ko. Alright, at nung nandun ka, anong tingin mo pinagkaiba nung semis ng may crowd, tsaka yung semis na sa pandemya? Ano yung mga challenges? Ano yung mas madali? Ano yung mas mahirap? Mas iba talaga yung feeling ng may crowd siguro. Pero doon naman sa quarantine battle siguro, mas makokontrol mo yung boses mo, mas maririnig mo, tapos hindi mo siya masyadong isisigaw na magugulat ka lang sa video na parang pinipilit mo na pala. Doon mas makokontrol mo yung boss mo, yun yung isa sa pinaka... Kasi mas rinig mo yung sarili mo, diba? Mas rinig mo yung sarili mo. Ano naman yung mahirap na part? Yung mahirap na part siguro yung... Dapat ano eh, hindi mo iintindihin yung siguro yung mga post mo. Dapat dire-diretso ka lang halos sa material mo. Kasi pag guminto ka, lutang na lutang yung dead air dun eh, sa barang. Kasi yung pa rin, yung mga audience doon, tulad nga ng sabi ni Ari, yun yung mga madadamot sa reaction, mga MC. Siyempre, kasi mga rapper, mga babad na sila. Oo, so, ano na rin, desensitized na. Kumbaga, sanay na nakarinig ng mga bara na... Mga bara. So ano naman yung pinaka mahalagang takeaway mo or natutunan mo sa experience mo sa isa buhay this year? Ayun, natutunan ko, ang dami ko pang i-improve sa pagiging battle MC. Na ang hirap nga lang timplahin, pero pilit ko pa rin inaaral kung saan ako nagkulang. Tapos ayun nga, para mas siguro mas lumanding. Siguro susundin ko yung ano, siya sabi sa akin ng tao na bawasan yung mga ibang bagay na ayaw nila marinig. Magandang ano yan, magandang state of mind yan, lalo na kakagaling mo lang sa talo, di ba? Isa yun sa mga pinakamagandang pwede mong gawin talaga is hanapin mo yung areas of improvement mo. Siyempre, lalo na ako, nakaranas din ako ng talo dati, yung PSA. Nung naramdaman ko yun, siyempre, nung mismong araw na yun, parang hindi ka makapaniwala na hindi ka nanalo. Kumbaga, naniniwala ka na nanalo yung kalaban mo, pero hindi ka makapaniwala na hindi ka nanalo, kung nagme-make sense yun, di ba? Kasi siyempre, bilang MC, ilang linggo, or minsan buwan mo pinagpupuyatan yung material mo, di ba? Sa lahat naman eh, lahat. Kaya pag nakikita ako ng MC, maraming mga MCs ang talagang tinitake nila personally, lalo na pag
dikit yung laban. Laban. Lalo tapos, na doon sa mismong araw din na yun, mapapatanong pa kung, teka, parang mas marami naman akong parang punchline na iba to, parang ganun. Mapapaisip ka rin. Lalo na sa mapapa-self-check. Mapapa-self-check ka na parang, baka kulang pa yung ginagawa mo or baka masyado kang relax, di ba? Yun din yung iniisip ko noon eh, na kung natalo, mali ba yung ginawa ko? Kumbaga, hindi ba ako nagtodo? Kumbaga, gaya nga sinabi ko, mararanasan mo na lang yun pag nasa huli ka na eh, pag tapos na yung laban. Pero before mo gawin yun, yung confidence mo nandun, di ba? Yung gigil mo, alam mo yung gagawin mo. Pero pag hindi yun natuloy na natupad, halimbawa, sabihin na natin, nakalimutan mo yung linya mo or nagkagulo-gulo yung mga rounds mo. Tsaka may isip doon na marami pa palang side yung battle rap. Hindi lang yung bars, hindi lang yung jokes, hindi lang yung ganito. Napakalaking factor ng presentation mo. No? Kahit gano'ng katindi yung mga baon mo, kung magiging putol-putol yung pagkaka-ano niya, pagkaka-deliver mo or hindi siya, kumbaga hindi siya nagke-create ng momentum para sundan ng tao, para mag-create ng interest sa attention ng mga nanonood. Ano eh, parang at the end of the day, doon ka lang din mananalo sa review eh. Dahil doon na lang siya sa mga review na tulad nito, break it down, dahil doon na lang siya parang matitingnan ng in-depth eh, di ba? Kasi iba pa rin yung live mo, ginudge. Hindi porket, kumbaga, komplikado, personal. Kasi kung yung material mo sobrang accessible yan, hindi niyan kailangan yung mga judge intindihin na nagdudugo yung utak. Hindi kailangan gumawa ng judge ng excuse para sa'yo para manalo ka. Kailangan mo talaga, kung ikaw dapat talaga ang nanalo, kumbaga mismong lalabas yun, hindi magiging questionable dapat yun. So yun lang yung mga napansin ko nung nakaranas din ako ng mga dikit na talo. Ano yung kay Shay? 3-2, dikit lang din yun. No excuses, kumbaga, ginawa ko pa na naman yung kailangan kong gawin, although, hindi enough. So, dun ko na-realize sa sarili ko na yung mali ko, hindi yung bars, hindi yung jokes, yung mali ko, yung disiplina ko sa sarili ko, yung disiplina ko sa kalusugan ko, dahil hindi ako magkakasakit ng ganun at maapektuhan yung battle ko kung inalaga ako yung kalusugan ko. So, yun yung mga sinasabi ko ng mga elemento na mga na overlook natin pag nagpe-prepare tayo. Iniisip lang natin, kailangan akong magpatawa, kailangan akong mag-multi ng 17 syllables, kailangan akong gamitin lahat ng figures of speech, pakita ko sa kanila na talagang literary genius ako or ano. Pero anong silbi ng lahat ng yan kung hindi ka malusog, kung hindi ka, di ba, kung hindi mo na ano yung material mo. Alagaan yung sarili mo. Maraming, kumbaga, hindi madali maging battle rapper. Yun nga, maganda rin na yun yung na-open natin na topic, sakto, dahil itong i-review natin na battle ay isa sa mga example ng battle ngayon. Dikit na battle na parang style clash pati. Style clash. Alam ko, 3-2 ba ito? Oh, 3-2 rin yung 3-2 yung boto. So, ito try natin panoorin with fresh eyes, fresh ears, walang halong impluensya. Kung ano lang yung mapapanood natin, bibigyan natin yung feedback natin. Simulan na natin to. Okay. Agent! Isubuhin, 2021 to. Tig 2 minuto dapat. 5 hurado natin. Nanalo ng koito si Harlem. Pilili niya mauna si Zen Luke. Pahinggan natin unang banat, zoning 12. Zen Luke. Umiinit ang dugo ko. Tanda na palaban. Kumukulok pag may panganib, parang langis ng mabaylan. Kung sinubukan niya akong kilalanin, delikado kanyang... Doon magaling si Zendo kayo, no? Sa mga maliliit na elemento na yun, mga pinapasok niya sa setup niya. Kumukulok ang dugo ko, parang langis ng babaylan. Yung imagery agad eh, parang may isip mo na parang astig nung ginamit niya ng reference. Tapos... Purong Tagalog pa. Purong Tagalog at pasok doon sa style niya, di ba? Parang... mga mahilig siyang magbanggit ng mga laman lupa, mga, di ba, maligno. Sakto sa karakter niya. Kaya yung believability ng bara na yun, na-amplify pala. Amplify. Tsaka hindi siya simpleng setup.
setup siya para mag-set ng mood din. Mm-hmm. Parang, okay, ito yung mga mangyayari ngayon. Mm-hmm. Ito yung mga maririnig yung mga salita. Ito yung mga references. Abangan nyo yung punchlines. Tig 2 minuto dapat. 5 hurado natin. Nanalo ng coin. Tapos si Harlem, pilihin niya mauna si Zed Luke. Pahinggan natin unang banat, zoning 12. Zed Luke. Umiinit ang dugo ko. Tanda na palaban. Kumukulok pag may panganib, parang langis ng mabaylan. Kung sinubukan niya akong kilalanin, delikado kanyang buhay. Kung sinukat mo ang aking lalim, isang paa mo nasa hukay. Gantong klase ng kalaban ang pinakaayaw ko na makatunggali. Pagkat kailangan ko pang magpakababaw para lang magkatagpo kami. Mandalait ng mukha, mandadamay ng iba, yun ang sa kanya madidinig. Kung di mo kayang magtahi ng salita, tahiin mo na lang ang iyong bibig. Pataliman lang tong laban. Mahirap mahulaan, may tarina sa tulaan. Ang dila magaling, mapanghalina sa dulaan. Kanila wag tularan, mahina madali ang nahulmahan. Ang linya karaniwan, paramihan lang ng rima at tugmaan. Pare-parehas nung... Ang galing ang pagkagamit niya doon dahil yung tinitira niya na style, ganong style yung ginagawa niya. Diba? Nakita mo kung paano niya siniksik yung mga rhyme doon. Puro rhyme. Magkakadikit. Para ma-breakdown yung style ni Harlem. Para ma-breakdown yung style ni Harlem. So, parang pinapakita niya na, man, ganito lang, kadali lang. Tapos yun din yung punchline, diba? Labasan na ng baraha agad. Diba? Ang galing nung pagka-construct niya nitong part na to dito. Swak na swak to. Kanila wag tularan, mahina madali ang nahulmahan. Ang linya karaniwan, paramihan lang ng rima at tugmaan. Pare-parehas ng mukha, hindi ba yun insulto? Palamuti lang ang tugma, nasa mensahe pa rin ang punto. Halukay buhay, personalan. Sorry John, palamuti lang ang tugma, nasa mensahe pa rin yung punto. Na yun yung nakakalimutan ng karamihan. Na parang... Kasi pag yung mga tao, pag nakakarinig sila ng bagong term, na-obsess sila dun. Katulad ng unang narinig yung multi. Ano ba yung multi? Multi, tara, gawin natin. Multi, dikit-dikit lang. All rhyme, dikit-dikit lang. Hindi na magkakakilala yung mga... Kahit di na, oh, hindi na nagbe-make sense, hindi na... Yun, ganun kasi yung karamihan, lalo na pag kakadiscover mo pala ng rock, kung ano yung mainit na parang trend ng panahon na yun, yun yung simula ng education mo dun eh. Mm-hmm. Diba? Kumbaga, iba rin yung pagkakaintindi ng mga rapper na nauna pa sa'yo dun. Kasi ikaw, ngayon mo lang, mm-hmm. Diba, ngayon mo lang na-encounter yan. So, yun. Try natin. Pare-parehas ng mukha, hindi ba yun insulto? Palamuti lang ang tugma, nasa mensahe pa rin ang punto. Halukay buhay, personalan, trabaho yan nila. Sakto na two-liner. Yun yung ginagawa niya, no? Parang medyo gumagamit siya ng irony. Diba parang, okay, tinitira niya yung pagdidikit-dikit ng mga maraming tugma, pero the way na ginawa niya yung dikit-dikit yung mga tugma. Tapos dito naman, sinasabi niya na yung punto, diba? Iposayin na sa mensahe. Tapos ginawa niya yun in the form of a two-liner na wala nang masyadong maraming... Hindi katulad nung ginawa niya na rima at tugmaan na yung eskema na yun. Galing. Mukha, hindi ba yun insulto? Palamuti lang ang tugma, nasa mensahe pa rin ang punto. Halukay buhay, personalan, trabaho yan nila. Di ako katulad nyo mga langaw na kikinabang sa baho ng iba. Kala niya 2,010 ito. Nagkakamali ang mama. Matatalino na ang mga tao. Dinadala sa mga asara na pangbata. Paano ako magugulangan? Sa torneo ay hindi. Hahakbangan ko lang tong magulang na parang naglilihi. Walang tat... Naalala ko nung live. Parang yun, isa yun sa mga punchline agad na tumama na parang nagpa-ano ng crowd, eh, pa, okay, game baka na. Baka yung magulang, parang nagliligay. Tsaka natripan ko yung isang linya niya yung nakikinabang sa baho lang, baho ng iba. Kumbaga, parang siguro, ina-art of war niya na si Harlem na, oh, tangay na, magpe-personal to. Pero lagay ko na sa round 1 to para mabarang. Nakatatak na agad doon. Para yung utak ng judge. Na-call na niya agad doon kung yung gagawin ni Harlem. Ang galing ng pwesto niya. Tsaka yung boses ni Zen Luke, kung paano niya diniliver. Mm-hmm. Gusto ko. Ang ganda nung
medyo parang preacher yung dating niya no, no ni Zen Luke. Parang kumbaga kung sa URL para lang si ano, Loaded Lux. Mm. Yung parang niya dinomodulate yung boses niya na parang sakto rin yung si Loaded Lux, parang malalim din. Malalim din, parang sinisermonan kay kanina yung dating. Tsaka yung ginagamit ni Zen Luke, kumbaga gumagawa siya ng mga bagong variation ng mga salawikain, mga kasabihan, binabali niya ginagawa. Yung mali niya, niya nga parang sabi ko nga kay nakalimutan ko lang kung sino napagkwento ako, parang galing sa mga Biblia, parang linya galing sa Biblia. Oh. Yun nga, yung mga ano, mga so, proverbs. Na, purong diba, Tagalog. Mga proverbs, mga galing sa Biblia, yung mga quotes. Hahanapan niya ng way para maging moderno at pumasok sa battle rap. At may relate niya sa kalaban niya. At lagi siyang successful, no? So far sa mga ginagawa niya doon. Lalo na nung sa laban nila ni GL. KJR Zero, diba? Last na. Kumbaga, magtataka ka rin eh, na parang hanggang kailan niya kaya itong panindigan, no? Panindigan yung hindi mamimersonal, yung hindi... Na parang ganito lang siya the whole career niya, no? Diba? Kasi na, mahirap yun. Katulad nung sinabi niya sa baho, parang in a way, medyo parang kinaw niya yung sarili niya. Kasi parang hindi niya na pwedeng gawin yun. Oh, parang mumukhang hipokrito siya. Tama. And then, yun din yung parang ano dun, mystique ni ano, no? Ni Zen Luke, diba? Zen. Parang yun yung mystery na parang paano niya i-sustain yung ganitong pero, run, no? Pero dahil din sa mga bagay na to, kaya siya lumulutang sa iba. Mismo. Kaya din sa mga binabawal niya sa sarili. Then, marami namang mga parang kagaya ni Zen Luke na medyo left field yung style, di ba? Pero sa opinion ko lang naman, sa lahat ng sa kanila na medyo kakaiba yung style sa normal na rapper, sa kanya yung pinaka-natripan ko. May Zen Luke na kasi may mga malalalim pero siguro baka dahil sa pagpipresenta niya. Isa yun sa delivery niya. Pangalawa, siguro dahil alam niya pa rin, kumbaga pinapahabol niya pa rin yung audience. Hindi siya yung parang ina magbabanggit ako dito ng mga mga dagitab ng mga yung mga hindi alam na salita ng mga tao para lang magmukhang matalino. Siya parang matalino ako pero iintindihin ko pa. Hindi ko kayo iiwanan. Sige, yung mga matalino, may iwan kayo dyan. Pero gusto kong maraming makaalam nitong mensahe. Mensahe ko. Hindi lang yung gusto ko lang mga kapwa ko matalino lang din. Parang meron akong, alam mo yun, alam niya pa rin kung pa. Parang si Eminem. Si Eminem matalino yun. Alam niya yung paano makipag-MC-han, paano makipag sulatan ng gusto mo ng pinaka-obsessive compulsive na mga rhymes na dikit-dikit. Pero alam niya rin kung paano kunin yung anong masa yung kiliti ng masa. Eh nga, gaya na sabi ni Francis M, hindi pure talent lang din ang kailangan mo para nandito ka mamayag pagka tumagal ka sa eksena o sa industriya na ganito. Importante talaga yung X factor. Pag wala ka nun, kahit ano pang galing mo dyan. Marami yung kilala na sobrang galing technically, magaling sila, sobrang nerd pagdating sa rap, pero nagsistruggle sila sa kung paano nila dalhin sa, alam yun, paano nila ipaintindi sa mga tao yung ano nila. At hindi ko naman sila masisisi kung hindi naman talaga yun ang gusto nila, di ba? Pero isa yun sa mga challenge. Isa yun sa mga challenge na makasabay ka sa lahat. Madali lang kasi sabihin. Matsikan mo lahat. Madali lang sabihin na ano eh, na inastig ako, underground ako, hindi kayo makaka-relate sa akin. Huwag yun ako, ano yun, diba? Iba yung parang kahit saan timbangan ka dalhin, may masasabi ka eh, diba? May maipapalaga kahit ano pa yan, ano yan? Recording ba yan? Live? Ano ba yan? Interview? Ano ba yan? Rap battle? Kumbaga, sa akin lang naman, sa sarili ko lang naman yun, sa pagiging, kumbaga, doon ko sinusukat yung sarili ko, sa sarili ko. Sukatan. Kumbaga, kung makakatulong sa iba, pwede nilang gamitin, pero hindi yun yung ibig sabihin na yun yung sinabi ko, eh, yun na yung gospel of the Lord. Yun lang yung paniniwala ko. Yun lang yung paniniwala ko. Sige, tuloy natin. Okay.
Kala niya 2,010 ito. Nagkakamali ang mama. Matatalino na ang mga tao. Dinadala sa mga asara na pangbata. Paano ako magugulangan? Sa torneo ay hindi. Hahakbangan ko lang tong magulang na parang naglilihi. Walang tatama ang sibilyan. Puro rektat mismo. Pundasyon mo ay guguho sa konstruktibong kritisismo. Kanilang stilong makaluma. Galing nun. Tatlong point yun. Pundasyon, guguho, konstruktibong. Tanginan, galing nun. Parang wala nag-react dun. Paano ako magugulangan? Sa torneo ay hindi. Hahakbangan ko lang tong magulang na parang naglilihi. Walang tatama ang sibilyan. Puro rektat mismo. Pundasyon mo ay guguho sa konstruktibong kritisismo. Kanilang stilong makaluma, matatapos ng husto. Kasi di uubra ang lumang mapa sa bago na mundo. Pati mo tanggapin. Diba? Meron siya mga linya na parang talagang... Diba? Meron siya linya na, oh, yung mga matatalino. Tapos meron naman siya linya dito na, oh, yung mga gustong tumawa. Pero may mga linya siya na ganun na parang lahat, wow! Lahat mag-a-agree. Sabago ng mundo yun, no? At saka, sobrang simple niya. Sobrang simple na ano. Sobrang simpleng parang comparison or metaphor or analogy ng ginamit niya doon. Kanilang stilong makaluma, matatapos ng husto. Kasi di uubra ang lumang mapa sa bago na mundo. Pati mo tanggapin, ako'y mas mapanganib at mapusok. Ako'y tinik sa lalamunan, bakit hindi mo malunok? Sa tinagal mo ng ilang taon, wala ka pa rin nakuhang kampiyonato. Naluma ka na sa liga, ang tanging titulo mo ay veterano, na mahina at walang bilang sa mga alamat na tinitingala ko, oy! Naging matibay ka lang na sanga para sa mga kumakapit na unggoy. Si Lucas ay hibang, baliw praning, ulo ko sira. Di ko kailangan ng mga biro mo, kaya kong tumawa mag-isa. Kapos mag-technical! Sa jangkwela ka lang, Noy! Magaling ka lang magpausok pero di kita nakitaan ng apoy! Nangingeng ko'y magtanghal, yun ang kanyang obra na gawa! Gawin nating doble kara! Dahil tiyak ikay luluha pagkatapos mong magpatawa! Unang pala, darling! Siksik niya dun, oh! Parang obra niya dun, round 1! Lahat ng maganda, lagay natin dito pagkat! Sige, parang hindi napansinin si Harlem, no? Parang alam niya na ito, nagmamatter talaga yung first impression. Ito na talaga, kung sakaling siya yung mauna, sinigurado niya yung round 1, no? Mm-hmm. Mahirap talunin yung round 1 na yun. Pero kung... Pati talagang binabara niya yung pagpapatawa ni Harlem, no? Parang inuunahan niya talaga. Para hindi mag-react masyado yung tao sa mga jokes ni Harlem na paparating. Kung sa kalibre ni Harlem, pwede pa niyang tapatan, pero kung ibang rapper siguro ito, napakahirap talunin nung lalo na kung kasabayan ni Zen Joke. Diba? Sobrang solid nung round 1 niya. Ang daming quotables dun. Bago ng mundo, yung konstruktibong kritisismo, yung hakbangan. Hakbangan magulang. Meron pa yun. Mga setup nga eh. Kinalat niya mula opener hanggang dulo. Solid. At opener pa lang, ibabaila. Diba? Pati yung ender niya. Diba? Yung ano, iyak pagkatapos. So yun, kita mo yung conscious effort niya para gawing siksik yung round na yun. Kira natin yung round 1 ni Harlem. Pakinggan natin sa buhay ito! Nakamagyari, ba't po? Send look! Ano ka mag-habit shake? First, get ready to get shook! Kasi yung style mo parang stash na luma kahit bagong kuha, shit, yok! Yung style mo yung tipo, style ko tipong gini-get shook, ano, why would you send look? Yun ang maganda kay Harlem naman. Gumagawa siya ng mga rhyme couplets, mga pinagtutugmaya ng salita, mga hindi talaga pinagtutugmaya ng mga tao. Shit, yok. Tsaka ngayon mo lang talaga, gusto niya rin parang ano eh, parang ako nakaisip na ito. Siya lang nakaisip mo, parang ito yung rhyme ko dito. Yung mga kombinasyon na ito, ako lang nakaisip. Shook!
Basta yung style mo parang stash na luma kahit bagong kuha. Shit, yuk. Style mo yung tipo, style ko tipong gini-get shook. Anong, why would you send look? Sa tulad ko, na kung bumitaw, tangina mo, I send nooks. Kung nilalako mo ka malayan, ako ay ghostwriter. Tangina mo, I sell hooks. Kasi to be frank, Lucas, di ka magkakatitle, sir, na godfather ng Harlem. Faka Luke Skywalker, ako si Darth Vader, kaya Luke ay... Frank Lucas, pupunta din sa godfather. American gangster, di ba? Frank Lucas. Mahilig talaga sa movie. Movie reference. I sell hooks. Kasi to be frank, Lucas, di ka magkakatitle, sir, na godfather ng Harlem. Faka Luke Skywalker, ako si Darth Vader, kaya Luke, I am your father. Cut off your right hand, tignan natin kung makapag-magic ka pa. Luka don't cheat, young blood puta, don't reach. May mango na akong hinemel comrade, isa ka pa lamang conscript. Stilo mo one-dimensional, kaya masasabi... Galing nun. Galing, sobrang unexpected, no? Biglang kasi niko sa mukha. Pati yung rhyme eh. Talagang pag magic ka pa, look at don't cheat, young blood puta, don't reach. May mango na akong hinemel comrade, isa ka pa lamang conscript. Stick. Galing yung choice of words. One-dimensional, kaya masasabi kong dimension ng agwat natin, no shit. Kaya sa dimension van, punit ng yung dimension at realidad, Alfred with a dimensional sword, bitch! Faka multiverse of madness. Aking multi-at-verse, madness. Nakakabaliw. Ikaw puta, tanda-tanda mo na, binubulbul ka na lahat, naniniwala ka rin sa kasabihan at salawi kain. Sinasalang mo sa battle verse mo, pero ng aking sinala, weak kain! Sa tulad ko, na-seek ang skill, I'm the fucking real deal. Di tulad ng mga nauna mong nakaharap. Yung tunay na pag-welcome sa'yo sa flip top, ngayon una mong malalasap. Kasi ano sinabi ng mga kasabihan? Sa practical na technique man. Kung maikli yung kumot, parang hindi ka mamaluktot, patayin mo yung electric band. Galing nun. Boy, breakdown din siya. Di, tsaka, pinapagtado niya yung style ni Zedlock ng mga kasabihan. Maloktot yung kumot, gagawin yung moderno, patayin mo yung electric band, di ba? Pinakita niya na, wala, parang sila nang ginawa. Yung ginawa ni Zendo kanina, na pinakita niya, oh, pinididikit-dikit mo na yung mga tugma. Ito naman si Harlem. Ganun din yung ginawa. Salawi kayo, boy, salawi. Ito, kaya ko rin yung ginagawa mo. Kasi ano sinabi ng mga kasabihan, sa practical na technique man, kung maikli yung kumot, parang hindi ka mamaluktot, patayin mo yung electric band. Di record magulam ng mundo pag-gearness. Di po akit mabigat ang salitang ginagamit, e mabigat na ang top ng sentence. Kaya mabigat ang isa-sentence. Kung sa tulad mong nag-aakalang po akit, nagbabanggit ka ng ano-ano ng elemento sa mga bars mo, e master mo na ang elementong to. Yung nilalako mong dope bars, majujudicial killing kasi kasunod ng H-I-J-K, kaya L, amen na lang ba o? Lalagyan ko ng in-loving memory ang lapid na mong hinuhulma ko sa simentong to. Pag inabot... H-I-J-K. Ito natin. Intense! Kasi sabi niya, judicial killing. Di ba may ano yan? May extra ba yan? Extra judicial. Ano ibig sabihin pag judicial lang? Kung sa tulad mong nag-aakalang po, nagbabanggit ka ng ano-ano ng elemento sa mga bars mo, eh master mo na ang elementong to. Yung nilalako mong dope bars, majujudicial killing kasi kasunod ng H-I-J-K, kaya L, amen na lang ba o? Lalagyan ko ng inlang... L, amen na lang ba o? Hindi ko rin mahuli. L, si Zendlok, amen na lang ba o? Na lang ba o? Bakit may kadugtong pa yan? Tungto. Yung nilalako mong dope bars, majujudicial killing kasi kasunod ng H-I-J-K, kaya L, amen na lang ba o? Lalagyan ko ng in-loving memory ang lapida mong hinuhulma ko sa simentong to. Amen na lang ba o? Lalagyan ko ng lapida yung in-loving memory. Kadugtong siya, may kadugtong. Ano pala, tugma pa ito? Tumigil siya sa rhyme. Majujudicial killing kasi kasunod ng H-I-J-K, kaya L, amen na lang ba o? Lalagyan ko ng in-loving memory ang lapida mong hinuhulma ko sa simentong to. Pag inabot kita ng one time, sa streets namin, walang gang sign. Ah, dusay ka sa gilid ng pader at magsisilbing alaala mo na lang yung nakasulat na crank sign. Ganun dito sa Maynila, bay.
Kaya kami yan, Krang. Hindi. May nagagraffiti. Hindi. Parang Banksy ng Pinas. Sa streets namin, walang gang sign. Ah, dusay ka sa gilid ng pader at magsisilbing alaala mo na lang yung nakasulat na crank sign. Ganun dito sa Maynila, bay. Ay, mga sinashoutout mo kung ano-ano elemento, ayos ayusin mo. Hindi natutuwa sa'yo. Si Atomni Rustico. Sarap mo saksakin sa tagiliran, tas ilagay... Si Atomni Rustico. Sa ata yun sa mga Patreons. Mga sinashoutout niya. Kaya alam niyo yun, Atomni Rustico. Ah, hindi ko. Hindi. Ano yung mga ano, mga nagdo-donate para sa flip-top, mga donors. Pakupang yun yung nareferensya siguro. Ang mga sinashoutout mong kung ano-ano elemento, ayos ayusin mo. Hindi natutuwa sa'yo. Si Atomni Rustico. Sarap mo saksakin sa tagiliran, tas ilagay sa icebox yung kidney. Tas ipapadala ko sa Australia, kay Topper Biscara sa Sydney. Sarap mong pasambal kay Boss Pablo, tas patadya ka kay Tristan Van XL. Kahit anong reference ang gamitin ko. Galing, galing. Nagigets ko na yung nakuha niya. Binabanggit niya yung mga ano, yung mga pinapasalamatan ni Enigma. Ni Enigma. Sa pagkatapos ng bagay, yung mga... Bago ata yung judging. Mga patrons sa Patreon. Australia, kay Topper Biscara sa Sydney. Sarap mong pasambal kay Boss Pablo, tas patadya ka kay Tristan Van XL. Kahit anong reference ang gamitin ko, king ina mo, retains ko pang God level. Kasi pinanood ko yung mga battle mo. Para sana may makuha ko reference sa kakaiba. Sobrang weak. Ang galing yung risk niya doon. Sobrang risky nun. Kasi yung gagawin mong reference, mga hindi kilalang tao. Pero in a way, parang maglilipad yun sa utak ng normal na tao na hindi naman talaga kilala ko sino yung mga yun or hindi ganun kataas yung attention to detail sa flip-top, diba? Pero dahil sa bar, pero sa dahil, quarantine battles yung ginanap. Quarantine battles at yung ginawa niya after nun, yung linya na pinangsalo niya dun, saktong-sakto na kumbaga, nasuportahan. Nasuportahan. Kahit anong reference ang gamitin ko, king ina mo, evidence ko pang God level. Kasi pinanood ko yung mga banat mo. Para sana may makuha ko reference sa kakaiba. Sobrang weak na mga banat mo, binereference mo na yung mga shoutout ni Ari King Ina. Kaya if you think you are the shit sa lupang tinatapakan mo, mas magiging pataba ka. Ito'y magsisilbing masamang alaala na ayaw mo nang maalala. Kung magsalita ka, kung inumakala mo matanda ka, sabi mo hatawin sa mundo ng para naman magtanda ka. Kung nagbabala kang at tirahin yung pagpapasugal ko, huwag mong tirahin yun, hassle ko yun, walang yaka. Bago mo ko tirahin doon, tangina mo, tumaya ka. Gusto niya rin barahin yung ano eh, no? Yung talpakan na angulo kasi parang yun yung latest na ginagawa niya. Gusto niya rin barahin. Gusto niya yung tanggalin na. Parang okay na, binanggit ko na. Binanggit mo pa, baduy niya yan. So parehas talaga silang pa, nag-art of war. Oh. First round, sobrang entertaining nung round 1 na yun. Malakas, pareha. Siguro mas may elemento ng comedy si Harlem. Mas kaya niyang tumawid dun sa agresibo, comedy. Tapos balik-balik. Reference. Diba? Tugmaan. Si Zendok naman, nag-stay true siya sa style niya at siksik yung material. Yung kay Harlem, siksik din. Siguro ang masasabi ko na lang dito is, kung inya, pagdikit yung isang round, madaling napupunta sa ano tayo, nitpicking o yung sa paghahanap ng mali. Diba? Yung hanapin mo na kung ano yung, kumbaga, kung... Dahil para sa akin, magkaiba eh. Style clash eh. Sobrang magkaiba. Effective yung ginawa ni Zenblock sa round niya. Effective din yung ginawa ni Harlem. Siguro nagkatalo na lang siguro sa masyadong maraming sugal na ginawa si Harlem. Na parang meron pa siyang pwedeng ilagay doon na mas malakas. Pero, kumbaga, para sa style at sa originality, pinanindigan niya tulad nung kanina yung mga binabanggit niya na ano, diba? Kumbaga pwede pa siyang kumbaga kung kaya niya, kung pipiliin niya, meron pa siyang pwedeng mga ilagay doon pati yung sa ender niya yung talpakan na. Pwede pa niyang lakasan, talunin yung ender ni Zenlo. At siguro yung sa ano na lang. Mga dalawang syllables may mga bulol si ano, Harlem. Oh, sa linis ng performance. Sa linis ng performance. Hindi naman ganoon ka major, pero dahil dikit yung round, lulutang yung mga ganun. So
para sa akin, dikit siya. Ikaw, kanina ka dito. Sa round 1. Sa round 1, ano? Sa akin, dikit. Hindi pa rin nagbabago yung decision ko. Kasi napanood ko to nung live eh. Nung live, lutang na lutang yung agwat nung lamang ni Zen Luke. Pero ngayon, medyo dumikit dahil na nare-review na natin kada linya. Mm-hmm. Pero ito, para sa akin, kay Zen Luke pa rin yung round 1. Kasi mula, umpisa talagang, pakiramdam ko rin mas maraming punchline siya dito sa round 1. Oo. Yung nga, gaya na sinabi ko, nagsinugal ni Harlem yung mga lugar kung saan siya sana pwede mag-punchline. Marami siyang mga pinasok doon ng kakaibang elemento, which is appreciated ko as a fan of battle rap na kahit na, sige, pwede mong ikatalo yan, pero tangan ikaw yung mga gumawa niya. Diba? Hindi naman laging puro panalo yung habol mo dyan sa battle rap, yun yung, diba? Yung may gagawin kang ikaw lang. Kung babattle ka dyan, kung panalo lang ang habol mo, tangan na tumigil ka na. Diba? Hindi naman yan yung importante dyan. Importante dyan, may pakita mo yung baon mo. Hindi yung, kumbaga, may pakita mo yung buong range ng abilities mo, diba, as a rapper. Hindi yung parang sabihin sa limang tao na, eto, sabi nila, panalo ako. Hindi yun yun. Hindi dapat yun yung basihan mo sa sarili mo na sinabi na itong limang tao na to, yun yung nagko-control sa destiny mo as an artist na parang, kumbaga, formalities na lang yun. Ang kaya ka nandito dahil para i-showcase mo yung talent mo, i-share mo sa mundo. Sa battle rap. So yun, para sa akin, dikit yun, pero kay Zen Luke yun. Dikit yun na kaya sana ni Harlem. Konting ano lang, siguro mas solid pa na Ender sa mas solid pa na Ender. Masyadong nag-crossover si Harlem dito. Masyado siyang nag... Tingin ko ano eh. Kaya niyang duck-i-duck eh. Diba? Masyado siyang nagpaka-veterans mo dito na bakito, kaya mo to! Parang ganun. Tsaka baka dito niya nilagay siguro yung mga mahina niya. Tapos yung mga pang-depensa na bara. Baka yes, dito niya nilagay sa round 1. Okay, laban natin. Tingnan natin yung round 2. Ay, ganun! Yun na yun! Kalidad ng veterano! Purbida! Mapapahiya ka lang dito! Ngayon ipapakita ko sa inyo paano ang sapilitang pagre-retiro! Harlem! Buburahin ko kanyang eksistensya! Kikilabutan lang ako sa pangalan mo pag ito'y bulong na ng aking konsensya! Tinutunaw na kristal! Tinutunaw na kristal! Bawal na gamot! Yun ang sikreto nitong mamang may edad! Palibhasa lu... Bawal na kristal yun ang sikreto nitong mamang may edad. Pampagising ng utak upang sulat niya magkalihab. Palibhasa luma na. Matanda ka naman, oy. Oo, sinaunang ta... Ano ba yung tama? Lihab o liyab? Liyab, di ba? Liyab. Hindi naman naglilihab, di ba? Nagliliyab, di ba? Hindi ko lang kung mali din ako. Kasi ako, yung kanalakihan ko eh. Parang nagliliyab yung bahay. O naglilihab. O baka may ibang dialekto na yun yung pagka... Bika siguro. Baka yun nga rin ako nagtatanong, baka sa salitaan nila, lihab eh. Hindi, Bisaya yun. Si Zen Luke, taga CDO yun. O baka nagkamali yun. So, hindi, baka ano lang. Hindi, ako lang naman, hindi ko rin sinasabing mali si Zen Luke. Kumbaga, pag may opportunity para i-point out yung mga ganyan na bagay, maganda siyang pag-usapan eh. Dahil pwede rin siyang maging, ano yun, makatulong sa... Akademya, sa academic nga, sa estudyante ka. Then, tsaka baka mamaya may lihab din. Eh. May lihab din. Kumbaga, yun nga, estudyante ka, malay mo, makatulong yan sa ano mo, Filipino subject mo, diba? meron kang, tawag dito, project na spell lihab. Diba? Teka, lihab ba yun? Oh, maganda rin na parang i-call out siya, diba? Para sabihin, lumagpas lang sa lahat. Hindi ko rin sure kung may lihab ba. Kasi sabi ko lang, lihab yung ano ko. Yung to go up in flames. Umapoy. Dito, ngayon ipapakita ko sa inyo paano ang sapilitang pagre-retiro. Harlem! Buburahin ko kanyang eksistensya. Kikilabutan lang ako sa pangalan mo pag ito'y bulong na ng aking konsensya. Tinutunaw na kristal! Tinutunaw na kristal! Bawal na gamot, yun ang sikreto nitong mamang may edad. Palibhasa lu... Bawal na kristal yun ang sikreto nitong mamang may edad. Pampagising ng utak upang sulat niya magkalihab. Palibhasa luma na.
Matanda ka naman, Noy. Oo, sinaunang tao. Kasi kailangan pa ng bato para makagawa lang ng apoy. Simpleng anggulo. Simpleng ang... Ano siya yun, no? Parang, yun nga, sinabi niya, simpleng anggulo. Parang siyang nasa mukha, nasa harap mo eh, na parang, ay, ba't lang magamit, no? Sa dami ng mga dish tungkol sa, adik ka, tumitira ka ng Cebu, ba't walang gumamit nung way na yon na imbis na sabihan mo lang ng adik. Tsaka sakto kasi sobrang creative na, di ba? Veteran si sinaunang, si Harold. Diba? Sinauna, di ba? Napaka-creative na. Ka naman, Noy! Oo, sinaunang tao! Kasi kailangan pa ng bato para makagawa lang ng apoy! Simpleng anggulo! Simpleng anggulo, gawin yung malikhain, hindi yung basta lang bulgar. Tiyak may paglalagyan ang mga nawala na sa lugar. Di ko kailangan ng kemikal para magpailaw ng bumbilya. Natural ang pinagmumulan ng aking kuryente, Maria Cristina. Matalino! Maria Cristina Falls. Galing ang power source yun, di ba? Di ko kailangan ng kemikal para magpailaw ng bumbilya. Natural ang pinagmumulan ng aking kuryente, Maria Cristina. Matalino, eksperyensyado, magulang ka, tama. At porket ba sa akin ay mas matanda ka, ikay maaari ng mangmama. Sa kalawakan ng eksena, pare-parehas lang tayo mga tala. At ayon sa mga scientifico, ang mga bituin mas maliwanag kapag mas bata. Mahal ko tong ginagawa ko. Galing, nag-ano pa, science trivia pa sa doon. Shines brighter, di ba? Yung mga star pag ano, mas bata sila. Kasi nagdidim na yung light nila pag mas matagal na. Pare-parehas lang tayo mga tala. At ayon sa mga scientifico, ang mga bituin mas maliwanag kapag mas bata. Mahal ko tong ginagawa ko. Ang aking pag-ibig madiin. At sa butas ng misteryo, ako may lihim na pagtingin. Nakatinging nakanganga sa puno ng pagtataka. Nung ang tradisyon ay aking binali, may nabuong bagong sanga. Tinitingala sa sobrang kulay, parang aurora borealis. Kakausapin ka ng Diyos sa pamamagitan ng apoy, parang si Moises. Kaya basag itong gurang pag humadlang sa... Ngayon mga nire-reference niya, no? Northern Lights, aurora borealis. Sobrang kulay, parang auro... Grabehan na yun. Aurora borealis. Kakausapin ka ng Diyos sa pamamagitan ng apoy, parang si Moises. Kaya basag itong gurang pag humadlang sa Makatang Maralita, pugita sa Pasipiko sa sobrang lalim ng tinta. Buti na lang sila balakit. Batas, apok at sayad ang napili kong hangaan. Di man gaanong sumisikat pero yung lirisismo pang talaan. Nire-respeto pa rin ang mga henerasyon na bago. Hindi katulad nyo, payaso! Mga katulad mo, laos! Kinakalimutan na lang matapos pagtawanan ng tao. Kaya matuto kang lumugar. Oras ay dinasang-ayon pa sa'yo. Nang hihingi ka na lang ng apoy, ako na bago may hawak ng sulo. Naiwan sa kahapon, X na ngayon. Ika'y sira na orasan na pag-iwanan ka na ng panahon. Aanhin mo ang dami ng iyong pinagdaanan. Kung nakapikit ka habang naglalakad, kumpara sa taong hindi pa nagsisimula, subalit nakita na ang lahat. Wari ata nagkamali ka ng nilakad na landas. Aabante ngayon tong bata pagkat tumanda kang paatras. Sa tingin ko, yung approach ni Zendlok dito, parang kapares lang din sa round 1 niya. Umulit yung parang pambabara niya doon sa pagpapatawa. Oo. Siguro mas malinis na siguro yung opener niya doon sa ano. May parts na parang nabulol siya pero nakabawi naman siya agad. Oo, nahabol niya naman din. In terms of feel and content, parang ganun din yung laman ng ano niya, ng round 2 niya, no? Parang ganun yung sinabi mo, yung estilo na payaso, mga payaso lang kayo, mga pagkatapos kakalimutan na ng mga tao. Pero alalakas pa rin ng mga linya niya. Yung pagdating naman sa feel, siguro, base doon sa live, medyo bumaba yung ano, energy, kung ikukumpara sa round 1 niya. Oo nga, yung energy din. No? Pero hindi pa yata siya tapos eh. Kita na ang lahat! Wari ata nagkamali ka ng nilakad na landas. Aabante ngayon tong bata pagkat tumanda kang paatras!
bukas si Enigma ng bagong oportunidad na agad mong pinasok sa paglaon. Akala mo ay bukas na pinto, yun pala ay pintuan ng kabaong. Panahon na namin to, ikaw ay aalis na din. Kung lumilipad ang oras, sana sa langit kadalhin. Lumilipad ang oras, sana sa langit kadalhin. Magka ano, kasing daas din yung ender nila, no? Yun. Parang magtasing lakas lang din yung end. Yung round 1 sa round 2. Round 1 is end look sa round 2 siya. So, sa round 1, round 2. Parang mas malakas pa rin yung mga nasa gitna. Parang katulad ng round 1. Gitna. Pero yung opener niya dito, hindi ganun kalakas. Mm. Parang siguro nag... Bumilo muna siya ng mga apat na bara. Si end look. Kumpara dun sa round 1 niya na talagang suntok agad. Suntok agad. Kahit set up pa lang, di ba? Tapos... yung parang pare sila nung ni Harlem na nagkamali nung umpisa eh. Tsaka medyo ano rin, siguro parehas ng topic ng content, pero yung quality ng pagkasulat ng linya, parang mas marami yung quality sa round 1. Sa round 2 meron pa rin, pero meron parang sakto lang. Pero mga hindi siguro nakaabot dun sa ano. Katulad nung sa round na kada parang apat na bara, meron na namang doubles. Dito parang may mga, hindi naman natin pwede sabihin filler, pero naitawid niya na hindi halata na, kumbaga parang ginawa niya yung best niya para ma-maintain niya yung momentum and energy dun sa round 1. Pero kung susuriin mo ng mabuti yung detalye, mas mabigat yung round 1 niya. Okay, kaya natin round, yung round 2 ni Harlem, bago natin... timbangin. Drugs na naman ang tinima sa pagbabattle. Ang ina, Sous. Ano mga itsura mo? Puta parang ang island hopper na konyo na source. yung mga elemento na kayang ipasok ni Harlem na ano eh. Dahil ano siya eh, talpakan, sugarol, di ba? So kahit sa battle na lumalabas yung ano niya dun eh. Pagiging... willingness niya sumugal eh, sa mga moment eh, di ba? Katulad niyan, yung mga... Katulad din nung ginawa niya sa Ramon. Diba? So, alam mo naman na kung hindi si Harlem gagawa nga, tutulugan yun. Di ba? Kung hindi kayang ibenta ng iba yun kung paano binibenta ni Harlem yung mga slant na tugmaan niya, pati yung mga freestyle niya, di ba? Sana yung bantamad, magaling sila. Yun yung ano nila, yung pagiging... believable ng mga banat nila kahit freestyle na parang tsaka yun to confident ah nakaka-tall so yun yung mga itsura mo puta parang island hopper na konyo na source kaya yung mga banat ko talaga tarantado walang kapares anong isda pugita putang ino pag sinalang kita sa mantika ang aabutin mo fried buset. Kikiram siya dito. Anti-climax na ano rhyming. Anong isda pugita? Putang ina pag sinalang kita sa mantika, ang aabutin mo fried buset. Ang inang style yan eh. No? Clash kong clash talaga. Ngayon ipapakita ko sa iyo kung bakit dahil dyan sa style mo, nagmumukha ka ng tanga ka. Ikaw didiretsuhin ko na, wala nang paligoy-ligoy pa. Isang bagay na tulad mong left fielder, puta hindi magawa-gawa. Eto ah, ginamit mo kay GL. Tapos ginamit mo kay JR0, yung linyang guhit ng palad. Kala ko ba, kapatagan ng kalaman na iyon tinataglay ay napakalawak. Puta apat palang battle mo, tayo na nagre-recycle ka na kagad. Kung sa bagay, kung kasasabihan at kasalawi kayin ka lang naniniwala, paano mo babaguhin ang guhit ng iyong palad? Yeah. Pag sinampal kita ng kaliwat kanan, ganoon ako magre-recycle ng guhit ng palad. Mm. Sampal na sobrang lakas, winig ng mga monge sa Himalayas. Mm. Akin para hits the high notes, parang tinamaan G-spot ni Maraya, putang ina ka. Ano na itong mga mura, putang ina ka.
Parang yung gigil niya na-deliver ko yun, mga mongi sa Himalayas. Parang yung gigil na ipasok niya doon sa tangina mukano. Alam mo, ikaw lang may alam sa mga ano, ha, mongi-mongi, ha, mga bundok dyan sa Himalayas. Tsaka yung ano, set up pa lang gano'n, tapos yung pants na yun, di ba? Oo, di ba? Maraya. G-spot ni Maraya, hit the high notes. Ang pala sobrang lakas minig ng mga monghe sa Himalayas. Akin para hits the high notes para tinamaan G-spot ni Maraya, putang ina ka. Galing, pati yung delivery, na ano, na nabenta ng delivery. Yung maganda na yung linya, maganda na yung pinanggalingan yung setup. Nabigyan pa niya ng justice dahil sa pagka-deliver niya. Akin para hits the high notes para tinamaan G-spot ni Maraya, putang ina ka. Akin para hits the high notes para tinamaan G-spot ni Maraya, putang ina ka. Ako'y toxic na isda, kaya wag mo kong minamata. Sablay ang sipat mo kung sa tingin mo kaya mo kung meron kang mahinang mata. Ingat ka kasi pag sakin ika'y napasubo, iwan na kitang disfigurado at paralisado para tinamaan ang sakit na minamata. Makomment down below sa iyo nakaintindi ng tangko mo. Kaya ano sinabi ng estilo mong pasikot-sikot, paligoy-ligoy at paikot-ikot? Mga tulad kong well-rounded ang... Sa, effective din yung mga ano... Isa para sa akin mga magagaling umadlib sa trip-top, si Sherman. Nakakatawa umadlib. Ito, si Harlem. Kumbaga nabibenta niya yung mga setup minsan dahil. Ano ba, pag hindi, oh, puta, hindi bumenta yung suntok ah. Pag inadliban mo, natutulak eh, di ba? Galing. Makomment down below sa'yo nakaintindi ng tangin mo, pakyo ka. Kaya ano sinabi ng estilo mong pasikot-sikot, paligoy-ligoy at paikot-ikot? Mga tulad kong well-rounded ang skillset, tarantado, hindi mo mabibilog. Tumakbo ka din sa isip ko! Kaso ang bobo mo ay kayo natisod. Tangina mo, hindi ka malalim, ikaw ay malibog. Simple lang, di ba? Rekta. Kasi kung pinapasok mo yung mga makalumang verso sa makabagong eksena, ako dito sa battle scene, puta, binabago ko yung meta. Ako'y egotistic na schizophrenic, tas tatapatan mo ng vibe. Binabago ko yung meta. Ano ba dati, hindi ko alam kung ano yung meta na yan, mga sinasabi nila. Ano ba yung meta ngayon? Meta, sabi ko, kakapanood ko ng battle rap. Growing up, hindi ko ginagamit yung term na yan. Parang hindi siya. Hindi ko alam kung sa gaming ba galing yan. Sa gaming world galing yan. Dahil sa battle rap, pwede yan ginagamit eh. Kaya kung nalang ng battle rap, lang yung ginagamit yun sa battle rap eh. Pero sa Pilipinas, parang unang nagsabi sa akin yan si ano. Yun ba yan? Si Nico David. Yung meta ngayon sa battle rap ko. Ano meta? Sinasabi niya meta. Ano pala yun? Most effective tactics available. So ibig sabihin, yung mga kailangan mong gawin para manalo. So ibig sabihin ng meta, trend. Trend yung ibig sabihin, gusto nyo nang ibig sabihin na parang binabago yun. Yun yung uso ngayon na parang ito yung gagamitin mong style para manalo. Pero ewan ko, na naging ano lang sa akin na parang ang meta kasi para sa akin, para lang naman sa akin, para sa iba nag-iiba yun eh. Sige, jokes. Sa iba, metaphors, real talk. Sa akin kasi kailangan gawin lahat yun eh. Kailangan masaklaw lahat yun eh. Yun siguro yung pinaka sinasabi nilang meta kasi ewan ko. Kailangan ma-checkan lahat, di ba? Depende rin sa'yo kung sino kay. Kumbaga, kung ano yung pagkakakilala mo sa battle rap. Kailan mo nakilala yung battle rap? Saan ka ba nagsimula? Nagsimula ka ba? Nakapanood ka ng ano, ganito? Magkakaiba eh. Magkakaiba tayo ng ano eh. Kaya yun sa judging din. Yun din yung parang kailangan din pag-usapan. Ngayon sa King of the Dot tsaka sa ano, meron silang mga streaming yung topic nila. Paano i-improve ang judging sa battle rap? Kasi lagi siyang ano eh, controversial. Lalo na pagdikit yung laban, nagkakaroon ng samahan ng loob, ng hindi, niluto, ay hindi, ganito, ganyan. Kumbaga, kailangan makahanap ng way. Dahil dati ko pa sinasabi na kung hindi lang competition yung battle rap na may kailangan manalo ng pera, dapat hindi yan ginajudge. Kasi subjective. Art yan eh. Paano mo sasabihin yan? Iba yung tingin ng mo, iba yung tingin niya, iba yung tingin nito. Diba? Ang timbangan. No? Iba. Ito!
Kaso ang bobo mo, ikay natisod. Tangina mo, hindi ka malalim, ikaw ay malibog. Simple lang, di ba? Bekta. Kasi kung pinapasok mo yung mga makalumang verso sa mga bagong eksena, ako dito sa battle scene, puta, binabago ko yung meta. Ako'y egotistic na schizophrenic, tas tatapatan mo ng bipolar mong flow? Please, sir. Tatapatin na kita, pag nagrarap ka, parang abnormal na Pilipino teacher. Di ba? Tanginang klase ng tao yan. Alam mo nang bagay na rap name sa'yo, ha? Lil Piloso pong Tasho One. Kasi ako'y taskmaster pag on the fly na may pagka Bruce Wayne with the prep time. Di mo ko kayang tapatan magpakailanman kahit umabot ka pa ng 10 tries. Pag inunata kita ng punch... Galing nang Bruce Wayne with the prep time. Si Batman, ang bilis, no? Mas mabilis siguro si Superman. Sino mas mabilis sa prep time? Superman o Batman? Sabi kasi nila ano eh, pag si Batman daw binigyan mo ng prep time, kaya niyang talunin daw kahit sino. Ganun ang parang ano, si Superman, speed of light yan eh. Paano yung prep time mo? Hindi na kailangan ng prep time yung Superman eh. Kung hindi niya pinagbibigyan si si Batman, tatay na si Batman. Kasi ako'y taskmaster pag on the fly na may pagka Bruce Wayne with the prep time. Di mo ko kayang tapatan magpakailanman kahit umabot ka pa ng 10 tries. Pag inunata kita ng punchlines kahit yung buhok mong kulot uunat pa ng french fries. Di ko titigilan pag diwa sa'yo, tangina mo hanggang di kayo mayamit e senpai. Kasi sobrang hina ng mga banat mo. Ang galing ng rhyme sa'yo, no? Eh, ang galing kay Harem, sarap pakinggan ng mga natugma eh. 10 tries. Yamit e senpai. Slice kahit yung buhok mong kulot, uunat pa ng french fries. Hindi ko titigilan pag diwa sa'yo, tangina mo hanggang di kayo mayamit e senpai. Kasi sobrang hina ng mga banat mo, para magtunog malakas, kailangan kang ibigkas ng pasigaw ng nangyigigil. Ang sobrang lakas ng mga punchlines ko. Take ko pa source ko, masyadong malakas kahit pabulong ko na lang dinidinipin. Ang gagawin niya lang naman? Ang gagawin niya lang naman? Mag-wordplay niya sa Larry Cain kasi di-deliver niya ang iba't iba ang pitch. Patatayin mo, pues ikaw ay... Ako'y ikaw, hihiwain ko ng malalim, tas tatayin ko, tas after 3 hours bubunutin ko isa-isa yung stitch. Kasi yung battle rap, parang sibuyas, there's fucking layers to this shit. The pen is mightier than the sword kasi yung aking pen pang verbal kill. Di pwedeng inaasa mo sa kasabihan yung punchline, dapat every verse ay kill. Di pwedeng sabi-sabi na nga, tapos sasabihin mo pa, dapat every verse ay real. Yeah! Hindi naman nahirapan ako idugtong yung multi na yun. Alam mo na dapat kadugtong nun? Di ako yung usual suspect para pang si Verbal Kint. Kaso di pasok yung multi. Alam mo yung usual suspects na movie? Ganda yun, Bobo. Panoorin mo, ha, sir? Ito yung mga sugal lang. Ang ilimang panihari mo, eh, no? Ito yung mga sugal lang. Pag di mo napanood yung movie na napanood niya, Bobo ka na. Panoorin mo yung Bobo. Para pang si Verbal Kint. Kaso di pasok yung multi. Alam mo yung usual suspects na movie? Maganda yun, Bobo. Panoorin mo, ha, sir? Sige, panoorin mo yun, tapos pag napanood mo na, tsaka mo ko tawagin kay sir! Nakaka! Hindi mo ako tapos na! Galing lang usual suspects reference niya, kay sir. Sige, panoorin mo yun, tapos pag napanood mo na, tsaka mo ko tawagin kay sir! Nakaka! Hindi mo ako tapos na! Kaya na nanonood, gusto ko lang kayo i-shout out. Tanong nyo sa kanila, alam nila na pani si Sendlock sa akin sa bilis ko mag-send ng cash in at cash out. Okay, round 2. Ayok din timbangin na na. Pero, parang feel ko mas direct na si Harlem dito, ano? Kaysa kay Zedlock sa round na to. Tsaka, tsaka mas less na yung ano niya dito, ano? Yung stat, yung dominant performance. Siguro sobrang minimal kumpara sa round 1. Si Zendlock mas glaring yung ano, mas halata yung ano niya dito. Yung stumble niya doon sa... Stumble niya. Tsaka si Harlem, kita mo yung confidence niya dito sa round 2. Mm. Diba? Parang minamamahal. Kumbaga yung pakaramdam niya sa round 2, parang ramdam niya kanya yung round 1 eh. Parang alam na niya eh, diba? Parang ganun yung body language niya dito, yung tono. Para sa akin yung round 2, sobrang dikit niya, pero kung lamang si Zendlock kanina, parang kasi medyo mas malakas pa rin yung round 1 ni Zendlock eh. Mm-hmm. Dito naman si Harlem parang para sa akin, nag-improve siya ng konti dahil mas malinis, mas comedic yung ano niya, mas
mas bumenta, mas less din yung sugal niya dito sa round 2, di ba? Para sa akin, round 2, para siyang ano yun, no? Parang hinabol ni Harlem yung pagkukulang niya sa round 1. Kukulang sa round 1. Parang naihabol niya yung mga... Teka, nag-ano ako dito, nag-exhibition ako sa round 1. Dito sa round 2, pumabi siya. Tsaka ano, para sa akin yung parang punchline of the round, yung ano yung tulay na yung monge sa Himalayas. Oh, malakas yung ano, yung pugita ni ano, tsaka yung iba, pero parang yung nanatili yung punchline of the round ni ano. Lalim yung tinta. Lalim yung tinta. Okay lang din. Pero kumbaga ko sa feel, parang yun yung para sa punchline mas, nila mas, na ano. Mas trip ko yung ano, yung monge sa Himalayas. Well, set up pa lang ang kulay niya. Kulay na lang. Kulay na nung set up. Doon yung pan-rime sa Maraya, kung paano yung binigkas na rin. Tsaka yung mga ad-libs niya after. So para sa akin, dikit din to round 2, pero hindi ko kay Harlem ang bahagya yung round 2. Ako rin, kay Harlem, para sa akin yung round 2. Nung live ba, ano bang, ano mo dito, pili mo sa round 2 nila? Nung live, feeling ko kay Harlem pa rin. Sige, tingnan natin round 3. Let's go. Nakakahiya! Ako pa naman yung naturingan na Bisaya. Pero pag hinamon kita ng purong Tagalog, siguradong di mo kaya. Muling nabatid ang kanyang presensya. Bakit ka nandito? Baka nais mo lang magnakaw ng bunga sa paraiso. Nawala! Tapos lumaban ulit, pero mahina na siya mismo. Kaya di nakakakumbinse ang iyong pagbabalik na parang Hesukristo. Sa haba ng balbas, hawik niya yung Panginoon. Atheist bars. Ulit, pero mahina na siya mismo. Kaya di nakakakumbinse ang iyong pagbabalik na parang Hesukristo. Sa haba ng balbas, hawik niya yung Panginoon na sinasamba ng mga Kristiyano. Oo, Hesukristo, kasi nga ikay pinako ng Romano! Kung ang pag-ibig sa wika ay... Pero, doon papunta, pero hindi ko makapaniwala na wala pong gumagamit mo. Ikaw, sa dami ng binrekit daw mo. Hindi, Romano, Hesukristo, ilang beses ko nang narinig na pinagtatambal yun. Pero hindi ko alam kung sa ganong way nagamit na. Pero Romano, Hesukristo, di ba parang sobrang given na. Kumbaga sa mga laban ni Romano na binrekit down ko, ilang beses ko nang narinig na nadikit sa isang niya. Pero hindi ko lang alam kung mas unique yung pagkagamit niya. Wala! Tapos lumaban ulit, pero mahina na siya mismo. Kaya di nakakakumbinse ang iyong pagbabalik na parang Hesukristo. Sa haba ng balbas, hawik niya yung Panginoon na sinasamba ng mga Kristiyano. Oo, Hesukristo, kasi nga ikay pinako ng Romano! Kung ang pag-ibig sa wika ay kasalanang masusukat sa timbangan, daig ko paparing ng mamolesta ng bata sa loob mismo ng simbahan. Itong kaibigan ni Tamad, Inglesero Muragbuang, malansang isda, traidor! Ang kulit ang pagkakumpara niya nun, nasa negatibo niya kinumpara yung pagmamahal niya doon sa ano, para kinumpara niya sa paring ng mamolesta sa loob mismo ng simbahan. Kumbaga, negative way yung ginamit mo para purihin yung sarili mo, para i-highlight yung sarili mo. Sugal din yun, ha? Sugal din yun, di ba? Pukat sa timbangan, daig ko paparing ng mumulesta ng bata sa Hesukristo, kasi nga ikay pinako ng Romano! Kung ang pag-ibig sa wika ay kasalanang masusukat sa timbangan, daig ko paparing ng mumulesta ng bata sa loob mismo ng simbahan. Itong kaibigan ni Tamad, Inglesero Muragbuang... Ganun siya kahayok sa pagmamahal niya sa wika. Parang paring mamumulesta sa loob ng simbahan. Wala nang hiya. Diba? Tangin ang galing nun, tol. Napaka-subtle nun. Kung ang pag-ibig sa wika ay kasalanang masusukat sa timbangan, daig ko paparing ng mamumulesta ng bata sa loob mismo ng simbahan. Itong kaibigan ni Tamad, Inglesero Muragbuang, malansang isda, traidor, kasabayan ni Juan. Perpektong anggulo, sa salita ko ay siksik, nang hahalukat ng butas ang aking dila, animo ay tiktik. Ikaw, binababawan ng tula,
para sa masa. Nakakapangduda kung totoong mahal mo ang mga tao, hindi mo sila papakainin ng basura. Gusto lang magbaka sakali kung kaya mo pa ngayon, habang ako buo ang loob, porsigido magkampiyon. Inaabangan ako ng mga tao dahil sa mga barang maganda. Ikaw nandito ka lang naman bilang respeto sa matatanda. Magkasakit ka sana bilang karma sa pag-iwan mo sa kaibigan mo, aray. E paano magkakakorona si Poncho Pilato, magaling maghugas ng kamay? Yes! Solid. Kaya parang naghihintay na. Sabi ko parang third round, walang masyadong katulad ng first round na sunod-sunod. Kasi yung parang pinaunan yung malakas yung kanina yung... So dito sa round 3, dito na ano, dito na ulit bumawi. Hindi, pero yun ang mumolesto, ano siya eh. Hindi siya parang magugustuhan ng lahat eh, dahil ang matatatak sa utak ng tao, yung mamolestya na pare eh, di ba? Hindi nila ma-appreciate yung art ng ginawa niyang, yun, yung mismong pagsugal niya na tayo ko, kumpara sa sarili ko sa ganito, parang ma-describe kung gaano ka-extreme yung pagmamahal ko sa wika, di ba? Hindi naman siya kasi para kay Harlem din, na punchline, di ba? Para sa sarili niya yun. Bilang karma sa pag-iwan mo sa kaibigan mo, aray. E paano magkakakorona si Poncho Pilato, magaling maghugas ng kamay? Yes! Sa bawat aspeto ay duwag, kanyang kaba na didinig. Basura ang iyong puso, kaya may mga daga ka sa dibdib. Sa baguhan itinapi, nagmukha lang estupido. Huwag mong sabihing aral mo na ang mundong to, hindi ka hiyografiko. Kahit magbaka sakali, ikay mahina o Diyos ko. Parang Antarctica, mananatili ka sa baba, anuman ang ikot ng mundo. Sobrang bano! Tas gusto tawaging alamat, libro ng kahapon na ligaw sa silid aklata ng hinaharap. Pagkatapos nila sa 2x2, oo, sila ay halos di na matanaw. Kahit kumain ng kapute, wala kayong makikita na galaw. Level ko pang tugtog ng araw, kapag mga bulong dadal. Kahit kumain ng kapute, wala kayong makikita na galaw. Sabihin lang. Parang movement ba yung parang tinutukoy na dito? Bahat ang nangyari pag kumain kong kabuti. Ako, naranasan ko na eh. Pero hindi ko mag-gets yung big sabihin niya. Dos, oo, sila ay halos di na matanaw. Kahit kumain ng kabuti, wala kayong makikita na galaw. Level ko pang tugtog ng araw. Kapag mga bulong dadalaw ay sa tatsulok at... Hindi ko alam, hindi ako ganang ka-mushroom enthusiast. Paano ba yun? Hindi ko alam, baka ba mayroon pag kumain sila na may nakikita sa'yo gumagalaw sa baderas. Siguro. Oh, sila ay halos di na matanaw. Kahit kumain ng kapute, wala kayong makikita na galaw. Siguro, oh, hallucination, di ba? Hallucination. Tapos, siguro, inano niya ba sa movement? Wala mo. Plata ng hinaharap pagkatapos nila sa 2x2. Oo, sila ay halos di na matanaw. Kahit kumain ng kapute, wala kayong makikita na galaw. Level ko pang tugtog ng araw. Kapag mga bulong dadalaw ay sa tatsulok aapaw. Ang gulong triangulo ang nabuot na halaw. Tanyang tulog mababaw para kang tulog na langaw. Masdan mo na lang ang takip silim at ang paglubog ng araw. Palagi kang nasa ilalim dito sa mundong ibabaw. Di mo na maipabalik ang panahon. Ang inyong larawan ay kumupas. Di mo kayang makipagbunong braso sa mga kamay ng oras. Kaya salamat Ginoo at mi ultimo adios. Isang karangalan para sa akin na sa akin ka magtatapos. Nakagulat yung round 3 niya. Parang una sabi ko, nung nagsimula, sabi ko baka ito yung pinakamahinang round. Tapos meron siyang parang ngayon sa pare, simbahan. Biglang sa gitna, doon na nagsimula na, no? Papunta sa dulo. Doon na siya umangat. Nung anong linya yon yung pinanggalingan nun, nung after a while, bigla siya nagkaroon ng ano, ng solid na linya. Nagtuloy-tuloy na siya hanggang doon sa dulo eh. Pati yung delivery niya eh. So ang hirap niya, ano, timbangin, no? Para sa akin, round 1 niya yung pinakamalakas pa rin para sa akin. Yung round 2 tsaka round 3, parang hirap sabihin kung ano yung mas mabigat sa kanila. Parang round 3 siguro sa Ender, parang mas strip ko yung Ender, yung second half ng round 3. Pero yung first half naman ng round 2, parang mas okay kumpara dun sa first half ng round 3 niya.
Hirap natin ba ngayon? Kumbaga parang hinati niya, siguro dalawang round lang yung solid niya na nasulat. Yung isang round na nasolid, nilagay niya sa round 1. Tapos yung isang round na worth, hinati niya siguro yun. Yung kalahati nilagay niya sa round 2. Kalahati nilagay niya sa round 3. Tapos yung iba, yun yung huli niya sinulat na para matapos. Tingin ko lang yun ha, hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano mag-isip si Zendo. Pero sa pagkakatingin ko, parang nahati yung quality ng round 2 at round 3 niya. Hindi ka pares ng round 1 na. O baka dahil din sa delivery. Pwede rin yun eh. O baka dahil may sa subconscious ng crowd, parang medyo nagiging paulit-ulit. Baka may ganun. Pwede rin. Kasi akala ko parang yung nangyayari kay Zendlock malakas, tapos pahina siya eh. Pero parang nangyari, parang gumit na yung round 2 eh. Kasi tapos parang siguro sunod yung round 3. Kumbaga solid naman kasi yung ginawa niya si Ender, mas importante pa rin yung Ender dahil yung huling maririnig. Although importante yung opener dahil papakuha ng attention niya. Yung Ender kasi yung huling maaalala eh. Diba? Kaya siguro dahil dun parang para sa akin, siguro mas malakas ng konti yung round 3 niya kaysa sa round 2. Pero round 1 pa rin, di ba? Round 1 pa rin yung pinakamalakas. Okay, tingnan natin yung Ray Harlem. Alam mo, sa kabila ng mga panlalait na binato ko sa'yo, eh bilib ako sa estilo mo, bata. May lalim, may diin. Tas may aral pa na mapupulot sa iyong mga baba. Okay na sana. Kasi nabasa ko, nag-post ka ng video ng cover song ng crush mong baby cake. Tas ang caption mo, bro! Kung picture kasama ka ang premyo sa isa buhay, sigurado magcha-champion ako. Rock na mo! Wala ka sa pagkakatapik sa din. Alam niya rin kung ano yung mga anggulong gagamitin eh. Parang mukhang totoo yata ito dahil si Zendlock parang ano eh. Yung reaction niya eh. Kung picture, kasama ko ang premyo sa isa buhay, sigurado magcha-champion ako. Rock na mo! Picture kasama si Alex Valerie ang premyo, magcha-champion ka pa, pre? Tantado ka pala eh! Alex Valerie daw. Valerie. Picture kasama si Alex Valerie ang premium. Magka-champion ka ba, pre? Artista ba yun? Hindi ko alam kasi parang naka-follow kasi ako sa Twitter ni Zendlock. Parang lagi niya atang kinokomentan yun. Tapos parang hindi siya nare-reply. Ah, okay. Pero ano, si normal na tao lang artista. Mga vlogger. Position. Baka. Ito ka pala eh! Ano yung banat mo ng kamalayan? Kalawakan, puta, picture lang pala ng babae ang habol mo. Pilit kang nagpapakalalim, pero napakababaw lang naman pala ng pangarap mo. Ang galing ng dilim. Pilit kang nagpapakalalim. Ang puta, picture lang pala ng babae ang habol mo. Pilit kang nagpapakalalim, pero napakababaw lang naman pala ng pangarap mo. Kaya pala sa Enigma, gusto na mag-champion ka, Dredd. Kasi laki na may titipid niya, puta, picture lang ba yan? Ang laki ng titipid niya, picture lang ba yan? Kasi parang pangarap niya lang ata magkaroon ng picture kay Alex Valerie. Pag nag-champion siya. Ah, okay. Fan siya ng babae. Parang crush, crush niya. Kaya pala sa Enigma, gusto niya mag-champion ka, Dredd. Kasi laki na may titipid niya, puta, picture lang ba yan? Ganyan na lang yung MC dito ang hangarin, kaya nagbarap para yung pangalan nila maihanay sa greatest greats. Tapos ikaw, kaya ka lang pala naglarap. Putang ina, parang mong baby games. Parang si Link Ram, ugok. Yung lubang tinatapakan mo lang ang matibay, pero ikaw, marupok. Nagpapaulang ka ng kamalayan sa kapatagan, hindi para mamunga, pagkos para madiligan. Ang kulay lupa mong bayag na tigang at tuyot. Nakikita mo ang yung tunay na salobin. Sa tuwing naririnig mo yung baby ko sulot. Baby ko, siklo. Ba yun, ha?
Kaya ngayon alam na namin ang yung tunay na kulay. Bago mo i-prioritize na manalo sa isa buhay, gusto mo na yung priorities mo sa buhay. Yari ka pa hayop ka na nagpapalawak ng kaalaman. Kaso imbis magpakabalaki, putay kayo nagpapakabadang. Tapos sa isa buhay, gusto mo ikaw ang mag-champion? Matuto ka munang sumuot sa nagbabaga na karayom. Kasi bago mangyari yun, mabibilad ka muna sa araw at mababapad sa mga dambuhala na alon. Di mo yun makukuha, kakababad sa UG's Pornhub at kayatan.com. Sim! Sim! Where's your fucking manners, bro? Kasi righteous one lagi nagjajakol mo kung ikaw panay-panay. Where's your fucking manners, bro? Kasi righteous one lang. Sam! Sam! Where's your fucking manners, bro? Kasi I just want lagi nagjajakol mo kung ikaw panay-panay mo. Kaya Enigma, pag humingi ng FMC na kalaban to, alam na ang pakay, patay. Kaya pala subconsciously, lagi mong ginagamit sa mga linya mo yung salitang palad at kamay. Nagjajakol. Alam mo anong bagay na kasabihan sa'yo, tol? Time is gold. When watching porn. Kaya pala putang ina mo, pag nagsisiyam ka, ang tagal. Tandaan mo, pag umihi, yung tite, pinapagpag hindi sinasalsal. Apex Predator, ikaw Vesex Predator. Kaya ka lang naman nagtitiktok kasi pinagjaja ko lang mo si Bellaport. Masasanda mo! Gawin mo na lahat, huwag ka lang sisibak ng shota ng kapwa mo, MC. Patsupa ka lang. Kasi ako mukhang pera ako, pero dito lang na yung mga MC dyan na parang magka-pera, nagpatsupa na lang. Kasi pwede mo mapitik, pero di mo... Kasi pwede mo mapitik, pero di mo mapipigilan ang hatid kong onslaught. Akala ko ba nakikinig? Pera, MC, pajapa, o box slots? Nakakatawa, nakakatawa kasi. Ryan, amplify yung battle to. Nung round 3 ni Alim, parang naramdaman ko na, oh, tangay na. Iba na yung enerhiya, tayo na ako. So ako kailan ako tumayo, tsaka may linya ganun. Kaya... Ano yung freestyle, tingin mo? Hindi, tingin ko ano. O tinaymin niya dun? Na tumayo ka at saka niya ipirarap. Tingin ko nagkataon talaga. Nagkataon talaga. Pangalan ko ba nakikinig? Pera! Nung ko yung onslaught, sabi ko babagsak. Onslaught. Eto na, babagsak na. Ano ba mga pang setup sa boss slot na rin? Boblocks. Pokpok. Plok. Pag narinig mo na yung mga yun, no? Plok. Ayun na. MC Pajama o Boss Lord? Pero nilapitan niya. Hindi mo mapipigilan ang hatid kong onslaught. Akala ka ba nakikinig? Pera, MC Pajama o Boss Lord? Kaya, you can't be a real MC kung di mo mapigilan yung libidinal energy. Libidinal energy, ah. Libido. Kaya, you can't be a real MC kung di mo mapigil lang yung libidinal energy. Psychoanalytic bars, cause I only slip my tongue when I spit lyrically. On some Sigmund Freud shit. Ramdam ko na ang victory, parang pa... Ito na, psychology bars na. Freudian slip. Psychoanalytic bars, cause I only slip my tongue when I spit lyrically. On some Sigmund Freud shit. Ramdam ko na ang victory, parang pangalan ko ay boy bits. You're not a boy bitch, kaya man up. Kahit patay ka na, ibibigti pa kayo uli. That's how I make look stand up. English and Tagalog doesn't matter. Bars ko pumipenetrate. Iba yung nagpapabigat sa weight class sa mismong bars na pang heavyweight. Iba yung nagpapabigat ng bars sa mismong bars ina-elevate. My mind's in a deadly state, tsaka ikaw ay dedicate. Swing ng aking axe, damage pag ikay dinestimate. Ng aking point man, ay para ka na point blank. Headshot ng 38, gusto mo ng inner peace. Pwede sa aking peace, habang buhay ka magme-meditate. Naghihintay pa kayo ng ender, bakit? Nakakabitin ba?
akin ko ba yung endeavor eh, putang ina, finish na! Sakto. Galing, ganda ng battle na to. Lupit nun. Para saan, round 3 Harlem yun to? Malinaw nga na. Round 3 Harlem. Sobrang lupit, kinakawa niyo doon, kaya niya lahat. Ang lupit ng mga konsepto. Oo, konsepto, patawa. Patawa, nag-switch ng language, ng Taglish. Pinakita niya paano siya mag-rhyme ng Taglish, ng English, ng ano. Eskema pa siya ng mahaba na hindi. Nagawa ni ano, Zenlook. Zenlook. So parang ganun nga, no? Parang si... Nangyari kay Zenlook dito, pinakamalakas niya round 1. Tapos humina siya ng konti sa round 2. Tapos round 3, nabawi niya ng konti, pero hindi pa rin nahabol yung round 1. Round 1. Kay Harlem naman, parang palakas ng palakas si Harlem dito. Pangat ng pangat. Round 1 niya, parang may mga sugal-sugal siya dun eh. Parang iniisip niya, tangin na, pamigay ko na itong round 1. Sinetup, siguro yung round 1, oh, dito ko ilalagay yung mga pang-defensive na bara. Yung... Doon sila nagtagpo sa round 2. Yun yung pinakadikit. Yun yung pinakadikit yung round 2, pero... Siguro dun parang magtatalo yung mga opinion ng mga tao. Okay. Yung iba siguro, hindi kay Harlem, iba kay Zenlook. Yung iba, iba base sa kasi, sa Nabulol. Yung iba, iba base sa mas malalim. Mas iba, iba base sa mas nakakatawa. Kasi pwede marami. Sabihin ng tao na yung sa round 2 ni Harlem, medyo pwede sabihin ng tao na nasobrahan sa joke. Pwede. Marami kang pwedeng ibutas kung... Marami kang pwedeng gawing palusot kung gusto mong idepensa yung napili mo. Kumbaga, hindi ka hindi ka maubusan ng ano. So, yun lang. At yun. So, round 1 Zenlook, round 2 Dikit. Pinili ko si Harlem, round 3 Harlem. Pero nanalo si Zenlook dito. At, ano pa rin naman, kumbaga, hindi man mong masasabi na kumbaga sa dami ng tao sa Pilipinas. Opinion lang naman natin itong dalawa. Ako, opinion ko lang to na tingin ko si Harlem na siguro sa paningin ng normal lang na casual viewer ng Flipta, parang pwedeng si Zenlook talaga yung panalo dahil mas maganda yung delivery, mas malinis. Tsaka, pero sa bago. Sa elemento kasi parang pinakita ni Harlem kung gano'n siya kapiterano dito eh. Diba? Kumbaga. Ang dami niyang ginawa. So, yun. Pinakita talaga din yung experience niya dito. Ano ba judging nito? 3-2, di ba? Flipta, zoning 12, Zenlook vs. Harlem. Ang ina yun ang laban, mag-iis pang best pass, alam mo na yun. Ang ina, tingin ko, lahat naman sang ayon talaga. Kung non-tournament battle to, puta, isa yun sa mga ilang tapla sa buong liga. Yeah. Pero dahil tournament to, advancing sa tournament, boto ng mga rato, 3-2, pagigay para kay Zenlook. Yeah! Bagong responsibilidad, pero si Harlem din na yan mabubura, man. Sobrang solid na laban, style clash, na sobrang entertaining. Nung napanood ko nga to, ano eh, parang naisip ko na pwedeng ano talaga to, Battle of the Year, isa sa mga candidates ng Battle of the Year. Although marami pa naman. Pero tingin ko rin ito yung... Nakita ko na automatic kasama siya sa siguro top 5 Battles of the Year. Ngayon, ito yung number 1 candidate so far ngayon. Marami pa ba ang mga hindi na-upload si Ari? Marami pa parating. Tsaka syempre, yung finals, subaybayan nyo. Sa buhay, finals, 2020 tsaka 2021. Sunugan finals din, malapit na. Lapit na. October. At yun, sana na-enjoy nyo tong munting review namin. Marami nagre-request kasi Harlem vs. Zenlook. Gusto nyo lang ma-review. Yung ibang battles kaya hindi pa namin na-review kasi bago pa lang. Gusto namin mag-peak muna yung views dun sa Flipta. Dahil kailangan natin suportahan, magpiratahin ng Flipta. Itong, kumbaga, itong break it down, mga afterthought na lang ito. Pagkatapos na lumipas lahat ng hype, natapos na may opinion na lahat, tsaka natin ilalabas yung break it down. Pag wala na yung hype, kasi pag may hype pa, parang laging napukod. Ano yung mga tao dun sila sa kung saan mas makakabuti sa kanila eh. Pero mas maganda, kaya kahit ako pag may uso na movie, hindi ko pinapanood agad eh. Ayoko mabahiran yung ano ko ng marketing.
pag ano ba, hindi na siya sikat, tsaka ko papanoorin, tsaka ko malalaman kung maganda talaga yan. Tsaka maganda rin yun, at least yung mga nanon, na, taga-subaybay, na-replay na nila ng maraming beses. Maraming beses, at alam mo. May ano na sila, may decision na sila sa utak. So, pag pinanood nila yung Breaking Down. At yun naman, opinion lang din naman ito na sinishare namin, hindi naman namin sinasabi na, mag-uwi yung decision! Gospel, mag-uwi. Kumbaga, ganito rin kami mag-usap kung kami-kami lang din. Sinishare lang namin sila. So yun, abangan pa yung mga susunod na upload, supportahan ninyo yung mga bago merch. A to Z, yung ape, ano yun? Ape shit, tsaka yung ano? Ape shit, itong mga Venezuela, bato sa shirt. Marami akong mga parating na kanta ngayon. Sana makapaglabas ako ng dalawa bago matapos yung taon. Yes, at ano pa mga plans mo sa pagdating sa battle rap? Pahinga ba na sa utak mo ngayon? Meron ka mga plano agad? Siguro, baka next year na. March, tingnan natin sa March. Pero tapusin ko muna, ibuboost ko muna yung lahat ng enerhiya ko sa isang bagay. Ayun, music. Yeah. Yan, solid. Maraming salamat, Pek, sa pagbisita. Salamat. Sa mga tropa dito, maraming salamat sa suporta nyo. Abangan pa yung mga susunod na uploads. Hanggang dito na lang. Peace! We're out!